Masastock yung pera mo dyan, mahirap ang kay paikutin kasi in the next 2 years or 6 months pa yung tataas. What's up sa inyo mga patatas? So, balik na naman tayo sa panibago video guys. No, pag-uusapan natin ngayon guys is all about reselling. Reselling, reselling, reselling. Bago natin simulan lahat, syempre, gusto muna i-shoutout yung mga taong to. Gusto ko shoutout ulit si Paolo Aguila, si Angelo Cupilo, shoutout sa'yo. Salamat sa panonood guys and sana nag-enjoy kayo sa mga videos na ginagawa natin. And thank you kasi sinusuportahan nyo yung channel. Simulan natin guys, ano ba yung mga kailangan nyong... Ano ba yung mga dapat nyong kailangan? Huh? Ano ba yung mga kailangan nyong dapat meron kayo before kayo mag-start mag-resell, guys? Before kayo mag-start mag-resell. So, yun, guys, no, is number one kailangan nyo. Number one kailangan nyo is capital, guys. Dapat meron kayong capital. Dapat meron kayong capital, guys. Sinabi ko nyo sa inyo to dati, nagsimula ako 5,000 lang. 5,000 pesos lang. And, yun, ba nakarating ako sa situation natin ngayon. Bakit nyo kailangan ng capital, guys? Kasi basically, ito yung gagamitin yung, ano, diba? Ito yung gagamitin yung pang build up ng business nyo. If tinatanong nyo kung magkano, pwede na siguro yung 5,000 kasi ako nga nagawa ko yun, diba? Eto guys, share ko lang sa inyo. May isa akong viewer sa channel natin na sabi niya meron daw siyang 10,000, diba? Pero ang ginawa niya is bumili siya ng ano? Bumili siya ng Court Purple ata or Royal Toe for 10,000. Ngayon guys, ang masama dun is bumaba na yung value nun. So, para sa akin, sir, kung kilala mo man sarili mo, is dapat hindi mo yung ginawa. I know sinabi ko to guys, sinabi ko to na good investment ang ano Jordan 1s. Pero hindi ko sinabi na kapag maliit lang yung puhunan mo, diyan ka mag-invest. Kasi hintay mo pa tumaas yung value niyan, di ba? Hintay mo pa tumaas yung value niyan. Hintay mo pa na tumaas yung trading value. Sa mga bagong viewers, guys, huwag nyo gawin to. Huwag nyo gawin yan. Sinabi ko na nito kay sir. Huwag nyo gawin yan, guys, kasi kailangan, sinabi ko sa inyo to na kapag startup reseller pa lang kayo, as much as possible, paikuti mo yung pera mo. Paikuti mo yung pera mo, di ba? Huwag mo masyadong gawing... Huwag ka mag-invest lang sa isang shoe tulad doon. Kasi, yun nga, masastock yung pera mo dyan. Mahirap ang kayo paikutin. Kasi in the next 2 years or 6 months pa yung tataas, di ba? So, yun. Anyway, guys, basta kailangan nyo ng capital. Kasi yun yung gagamitin nyo pang-ikot ng pera, di ba? So, yun, number 2 na kailangan nyo, guys, is dapat may knowledge kayo about shoes, guys. Just like any other business, kailangan may knowledge kayo about things na papasukin nyo. Hindi naman pwede na pasok lang kayo ng pasok. Minsan, kailangan nyo rin lumabas. Stop it. I don't know, di ba? I don't know. Pero yun, guys, no, anyway, aralin nyo muna, guys. Aralin nyo muna yung sneaker business. Alamin nyo muna yung value ng bawat shoe. Huwag kayo, guys, pasok na pasok. Ito, guys, nagkamali ako dito dati kasi pinasok yung business ng aso. If, alam nyo, if kaibigan ko kayo, alam nyo na pinasok yung business ng aso. And minalas ako dun, guys, kasi hindi ko naman inalam yung aso. Pinasok ako agad kasi gusto ko na mag-aaso, di ba? Pinasok ko na mag-aaso, gusto ko na mag-breed ng aso. Bumili ako male, bumili ako apat na female. So, yun, medyo napag-asos din ako, guys. And at the end, nalugi ako, di ba? And it's all good. You learn from this naman. At least sa next time, di ba, na malalaman ko na ano yung mga dapat kong ginagawa pagdating sa aso, di ba? So anyway, guys, ganun din sa shoe, guys, kailangan nyo maging, kailangan nyo aralin muna yung value ng shoe. Kailangan nyo alam nyo yung stock market, kailangan alam nyo kung ba't tumataas, ba't bumababa yung isang shoe, ano ba yung mga hype ngayon, ano ba yung mga in demand, bakit ba may Yeezy line, ba't ba may Off-White line, sino ba si Virgil Abloh, yung mga ganito, guys. Suggest ko sa inyo, bago nyo pasukin yung reselling, alam nyo muna yung mga ganito para hindi kayo naku-culture shock, di ba? Hindi kayo nagugulat, bakit ganito, bakit ang taas ito, ba't ang baba niyan, ito lang yung retail price, pero ba't ang mahal ng resell, yung mga ganun, guys. Alamin nyo muna, diba? So yun, dapat may knowledge kayo about sa reselling. If wala kayong alam, panoorin nyo yung videos ko, guys. Basically, halos lahat ng videos ko is about dyan. So yun, panoorin nyo yun, guys, diba? Number 3 na kailangan nyo, guys, number 3, magpapasukin nyo yung reselling. Is, dapat meron kayong ano, guys, dapat meron kayong passion sa shoes, dapat. Nakabulol. Dapat meron kayong passion sa reselling. Hindi lang to, guys, ano, hindi lang to dahil kumikita yung resellers, papasukin mo, di ba? Hindi yun ganun, guys. Kasi kapag, tulad ko, wala naman ako masyado alam dati sa aso, di ba? Pero pinasok ko, tignan mo nangyari. Tinamad ako magpaligo, tinamad ako magbreeding, tinamad ako bilangin yung days pag niregla. Kasi
Kasi bakit? Kasi wala akong passion, guys, di ba? So if may passion ka sa reselling, alam mo yun, yung meron kasi doon tayo tinatawag, guys, na ano, di ba? Yung parang porsigido sa ginagawa mo, di ba? If hindi ka porsigido sa reselling, mahirapan tayo yan, mahirapan ka yan, di ba? Keep that in mind na kailangan nyo meron kayong passion sa reselling, kailangan meron kayong passion sa ginagawa mo. In general lang to, guys, no? Kasi pag wala kang passion sa reselling, ano to, guys, no? Mahihirapan ka kasi, alam mo yun, pag nalugi ka, let's say, alam ba, nalugi ka sa isang deal, mawalan ka na agad ng ano eh, mawalan ka na agad ng drive, mawalan ka agad ng drive. Kapag ganun, isipin mo lang yung positive way na at least nasuit mo yung shoe na yun, di ba? At least nagkaroon ka ng ganun, at least na-experience mo ano feel ng shoe na yun, or let's say, siguro nangyari talaga yun for a reason, yung mga ganun. Yun talaga, guys, no? Kasi kapag wala kayong passion sa isang bagay, mahirapan kayo kumita, mahirapan kayong mag-grow as a person, di ba? So, yun, keep that in mind lang. Kailangan nyo yung passion, kailangan nyo yung persigido kayo sa ginagawa nyo. Kasi, guys, to, tandaan nyo kapag naging successful kayo sa reselling, sinasabi ko sa inyo, guys, napakalayo na mararating nyo. Pangilan na ba tayo, guys? Hindi ko na alam kung pangilan tayo, pero, pang 6, diba? Pang 4, pang 5? Hindi ko na alam, guys. Hindi ko na alam. Pero, kasi, guys, ganito, pag nag-video kasi ako, wala akong script, alam mo, parang, alam mo na, bahala ng ano masabi ko. So, para natural din, natural, no, di ba? I think, pang 5 na, parang 4. Di, pang 4 lang, para safe, pang 4. Ang kailangan mo pang 4 na kailangan mo bago mo pasukin ng reselling is, dapat ano, guys, meron akong communication skills. Ang communication skills being kung paano makapag-negotiate, paano ka makipag-usap sa tao, kung paano ka mambola, kung paano ka, alam mo, kung paano mo utakan yung, ano mo, kadeal mo, di ba? Hindi utakan in a bad way, hindi ganun, guys. Dapat marunong kayong makipag-usap, dapat marunong kayong makipagbulahan. Bulahan meaning yung, alam ba, nagtanong si seller. Sabi niya, sa team mo ba, sir, bagay yung ganito sa akin? Kasi medyo minsan mahilig ako mag-shorts, mahilig ako mag-pantalon, sa tingin mo ba bagay yung sa akin yung Jordan 4 na to? Syempre sasabihin mo, no? Sabihin mo, sir, syempre bagay yan kasi lalo na ngayon na medyo tumatanda na tayo, hindi na tayo mahilig sa mga yung mga colorful na colorways ng shoes, dapat nagsistay na lang tayo sa mga black and white, sa mga neutral colorways. So yun, guys, dapat marunong kayo makipagganunan, makipagbulahan, 'di ba? Kasi syempre, you have to get the deal, pare. You have to get the deal. Alam mo yun, build communication, guys, kasi ito yung tinatawag na ano, guys, customer service, no? Kapag, alam mo yun, kapag benta ka lang ng benta, hindi mo naman kinakamusta kung ano yung condition, kamusta yung ano, pwede mo sabihin sa customer, sir, kamusta yung shoe, nagustuhan nyo ba? Kamusta yung shoe, malambot ba sa paa, bagay ba sa inyo, do get compliments by wearing it, ba yung mga ganun, guys, dapat marunong kami kapag ganun, kasi if alam mo yun, kapag, halimbawa, tinanong si ni seller, magkano yun, sir, sabi, 8,000, sabi niya, sige, di gaya ng pera mo, sabi mo, sige, thank you, di ba? Wag ganun, guys, di ba? Makipag-usap kayo, huwag kayong maging masungit na seller. May mga kilala akong ganyan, masungit na seller, pero siguro sa kanila na yun, guys, deal nila yun. Pero kasi, guys, mas ano sa akin, mas okay sa akin na makipag-build ng connections, makipag-build na ipakita sa tao na ganito ang seller. Wala akong masyado pake, guys, sa ano, sa kinikita, kasi yun nga, sinabi ko sa inyo to, guys, marami naman ng ibang way para kumita ng pera. I-compromise ko ba yung connection ko para dun sa tutubuin ko na yun? Kung maliit lang naman, di ba, let's say 1,000, di ba, i-compromise ko ba yung pakikipag-usap sa kanya? Syempre, customer yun, guys, word of mouth, di ba? Pwede niya sabihin dito, ikalat niya na ganito ang seller, sabihin niya kung kanino na masama ang seller, masungit ka, di ba? Kasi, guys, ganito yan, no? Lalo na kapag nakaka-ano kayo, lalo na kapag nakaka- encounter kayo ng mga family man, yung mga minsan, guys, ganito, minsan may naka-encounter ako mga asawa, yung mga tatay, guys, ano, sabihin nila sa akin, sir, sabihin mo na lang na ano, 3,000 ko lang nabili sa itong shoe na to para hindi ako pagilitan ni misis, yung mga ganun, guys. No, it is all good for me, it's all good. I think naman na pagdating ko rin sa siguro pag nag-asawa ko at some point in my life, di ba, magiging ganun din ako. Pero yun, guys, no, sabihin nyo, usually sinasabi ko sa ganyan, sige, sir, I got you, pare, sabihin ko lang sa asawa nyo, 2,000 ko lang nabili para safe na safe tayo, di ba? Wala kayong papagalitan. May mga ganun, guys, no? Hindi lang naman dahil to sa connection, guys, hindi lang dahil sa pera. And I'm doing it because masaya, guys, no? Masaya. Sinasabi ko to palagi sa inyo, masaya mag-resell. Masaya mag-resell, guys, masaya mag-resell. You're gonna meet a ton of people, you're gonna make a ton of friends, you're gonna know a lot more about people, about life, yung mga ganun, guys. And napakasaya, guys, napakasaya na reselling. Para sa akin, it's been a while na nagkwento ko ng ganito, pero yun nga, masaya, guys, no? Especially when you're earning a ton of money, di ba? So yun, dapat may communication kayo, guys. Number 5 na ba?
5, diba? Dapat guys, meron kayong tiyaga. Kapag wala kayong tiyaga sa buhay, no? Mabilis kayo tama rin. Halimbawa, pag ginagawa ni reselling game for about 6 months na, eh wala kang tiyaga, diba? So, kikwit ka na lang bigla. Kikwit ka na lang. No, wag ka kayong ganun, guys. Gawin yung mindset, guys, na ano, wag nyo isipin yung pera sa reselling. Isipin nyo lang, nag-enjoy kayo. Isipin nyo lang, maganda reselling kasi nagkaroon kayo ng rotation ng sapatos without even spending a ton of money, diba? Kasi kapag inisip nyo yung pera, mabababa yung ano nyo, bababa yung drive nyo sa reselling. Bababa yung pursigido nyo as a person, diba? Kasi yung reselling, guys, is ano yan. It takes a ton of time. It takes a ton of work, diba? Yun lang naman yun, guys, no? Dapat matyaga ako sa ginagawa nyo. Kasi guys, ganito yan, no? Nag-start ako reselling sa Ukay, diba? Alam nyo naman yan. Sinasabi ko yun palagi sa inyo. Nag-start ako sa Ukay. So yun, diba? Kung siguro kung wala akong tiyaga dati, wala akong mararating ngayon. Kasi guys, to, tandaan nyo, ako guys, nagsumila ako kumita after 1.5 years of reselling, diba? So yung full 1.5 na yun, ano lang, basically, ano lang talaga, paikot-ikot ng pera, palit-palit ng shoe, hindi ako kumikita ng malaki, di ba? Tandaan nyo lang guys, no? There's always a light at the end of the tunnel, di ba? So, lahat yan ng hard work mo, lahat yan ng paghihirap, lahat ng pakikipagbulahan mo, lahat ng pag-invest mo, lahat ng pagkakamali mo, lahat yan guys, may mapupuntahan yan. Hindi man money-wise, di ba? Pero mag-grow ka as a person. And para sa akin, that's more important than money, di ba? Kasi if maganda yung personality mo, you can go anywhere, diba? So, yun, dapat may tiyaga lang kayo guys, tandaan nyo, darating din yung point ng buhay nyo na kikita kayo, darating yung turning point na kikita na kayo ng malaki, diba? Through reselling. And yun lang naman guys, to, yun lang naman yung mga kailangan nyo ng mga ugali and yung mga mindset. Pero basically guys, kailangan nyo lang talaga ng capital. Kasi dun, basically yun magsa-start. Dun magsa-start yung pag-ikot ng pera natin, diba? So, suggest ko sa inyo, if wala kayong capital, humingi kayo ng pera sa magulang nyo or mangutang kayo somewhere else. Pero I'm sure naman na mababayaran nyo yan, no? Kasi ang resell game is very profitable. If you know what you're doing, diba? Yun lang naman yun. Pero guys, yun lang naman yun. I hope na naging very helpful yung topic natin na to and sana nakatulong and nag-enjoy guys sa video. Legit to guys. Gusto ko talaga malaman if nakakatulong ba ako sa inyo. Kung nag-improve ba yung resell game nyo while listening to me, diba? While watching my videos. So, yun guys. No? Salamat sa panonood and kita-kita na naman tayo sa mga susunod na videos. Thank you guys sa mga nanonood. Thank you sa pag-support ng channel natin and peace out guys. Peace out.